Doon mo tayo sa 4 hours, 4 hours time frame, no? Ito sa gold scalping. So, delete ko na to para malinis. So, ito ngayon, kita mo yung current situation. Bullish siya, pero hanggang dito yung nakakuha tayo breakout. Bakit, guys? Kasi dito, nakita ko dito kanina. Ito siya. Ito, nakita nyo itong level of support dito. Yan. So, ibig sabihin, from the, diba sabi ko, nagbe-breakout siya dito sa bandang ano eh, sa bandang ano na. Kasi ito, long consolidation guys, ano kita nyo. Ito. Itong 15 minutes na mga candles na to. Yan, kita mo na. Yan. So, nakita mo sa last 15 minutes candles, kung lagyan natin sa hourly, saan ba dito itong banda, no? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So, siyam. Bilang ka siyam na candle, no? Siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito banda, guys. Ito yung ano eh. Kumbaga, ito yung ano eh. Yan. So, ito yung, nanyahan natin yan. So, yan. Dyan, panda. Ito yung, ano eh. Ito yung Asian season eh. Ito yung pinakataas sa Asian season eh. So, panda. 1, 31, 3. So, ito. Ito yung highest ng Asian season. So, ito yung low niya. Pinaka-low ng Asian season yan. So, yung nangyari, guys, dito banda at around last 1 hour, dito ito si Frank Pordo, nagpumposisyon siya. So, kumbaga, 1, 2, 3, 1, blah, blah, blah. Ito siya pinaka-maximum height. Hindi niya inaabot, oh. Kung tingnan mo yan sa last 15 minutes, ano nangyari ngayon? Ano nangyari ngayon? So, ito, o ito, ito ano ito mag wag natin mag-trade dito paakyat. So iano natin baba to siya. Ibabalik dito. So kung tingnan mo siya sa 4 hours yung bias natin. Yan kung anong mga next back next siya. Iyon nga. Kasi ito mag-respect ito babalik to ito yung mga ano niya eh. Ito yung pivot point ng ano na eh. Ito ang tinatawag na ano eh. Yan mga yan. Kumbaga anong next dito? Ito yung price ano eh, may tendency tumaya guys. Bantayan natin to kasi ito yung sabi ko nga, party doon ano eh, nag-trend siya, kumbaga. Okay, ito explain ko ha. Kasi dito yan dito sa Asian season, nagkaroon siya ng consolidation, no? Pero meron siyang mga expansion dito, tinila niya lahat ang mga ano eh, nag-ibabaw, nag-train pa siya paikyat. So, ibig sabihin, itong sa gold, itong mga previous, itong mga liquidity, tinililiquidate niya eh. Kung tingnan natin to sa kabilang side, sa malayo, tingnan natin sa malayo, yan, anong level yan guys? 1890. So umabot siya dito 1890. O ito. Itong level ang kinuha niyo. Dito ko, di ba? Kito ko nilagay. So itong sa daily to niya. Oh, ito pinaka ano niya. So kinuha niya, guys. Itong take profit ko, di ba? 1890 sinundot niya. Pero di ko maaga ko pa kinuklos kasi papalapit siya, baka biglang umatras. So, ibig sabihin, back to 4 hours, yan. May tendency. Inano yan, nagkaroon ng mitigation eh. So, ibig sabihin, yung supply, tinira niya. Ngayon, kung tinan mo siya, sa 4 hours, still bullish, pero kailangan muna niyang ibaba a position to. So we will watch our heads up tayo dito. Heads up tayo, no? So heads up tayo dito maya-maya. Hintayin muna natin makareposition tayo. Huwag mo nang
Urawrada. Tingnan natin ang situation ito. Bababa ito guys. Either dito banda, magkaroon ito dito ng pullback yan. Tingnan natin mamaya ha. Or pagbubutasin niya, babalik siya dito banda bago siya titira doon. So, pipindi, tingnan natin pagbaba niyan. Ha? Tingnan natin. Manito lang tayo guys. So, ito so far, ginawan ko kayo ng short analysis para idea nyo. So, scalping the best. As sabi ko nga, scalping the best sa mga ganitong sitwasyon. Okay?